Hey, it's about 5:45 in the afternoon and it's already May 24, 2021, and natapos din yung ating vlog on prostitutes and prostitution. So if you have any questions and any further clarifications, again, you may first share my vlog and then subscribe in my channel, and then you may put in comments and your questions in the comment section of my vlog. So I have adjust in messages, guys. I am still to validify these things, but I heard that director si Manay Hidalgo Pabines requested for the arrest daw po of blind man of Kasoreco Minalabak, Alan Florin, no? So asawa po ito ng ex best friend ko in college na si Donna Rosa Aureos Florin po, no? Because nagkausap na kami ni Director Pabines about 2 years ago, and she was actually the one who told me, actually I went to Kasoreco to inquire. I do not know why I was able to go there, but tama po na may meeting po yung mga directors, no, including Nikki Oriño, no, Sir Saniki Oriño, makasama po namin yan sa Pastekan, pero hindi ko po yan naabutan si Sir Saniki, no? And Sir Saniki is the partner of my batchmate and family friend, Ladies and Darling Templo, no? Hindi ko po alam kung kasal na sila ngayon, pero sila po yung partner for several years already. So, tama-tama, guys, I was there, and I think there were 3 of them. Hindi ko alam kung paano ako napunta dun, guys, no? So, by serendipity, I was able to attend, and tama-tama, may meeting yung mga directors. So, Sir Saniki, may connection kami na sa Pastekan, and then I tried to tell him about my problems with then Romel Reclosado, Sir San Roman, hoping to be helped, no? Ako kasi, guys, I was serious with Sir San Romel Reclosado, no? Hindi na tayo bata. Mag-15 ako on June 13. So, when I decided, when Sir San Romel courted me up, I decided also na, okay, hindi ko naman siya crush, guys, no? Iba yung mga crushes ko. Pero, binigyan niya ako ng attention and everything, and with the proposal na ganun, ikaw ba naman aayaw ka, and then I really trusted that iba naman yung samahan namin sa Pastekan, but I did not know really the core, yung mga core values na meron sila yung mga BBB, no? Hindi naman siguro yung kasalanan ni Grace Hersan, the founder, pero kung ano yung nananalaytay within the circle, no? Iba naman ako, I came from the convent, I am different in attitude, etc. So hindi ko alam na may ano, something. So ang nangyari po, guys, I was able to talk to Sir Saniki, the director for Kasoreco 2, about naman dun kay ano, about kay Robert Reclosado, and then I opened up, and then ended up talking to Director Pabines, na siya po mismo nagsabi na ano na nga yan ang nangyari duman sa Daga Nindo, sa Indubaga nga yan, ito yun niya ako upo nga ni arog ka ini, arog ka iyan, nadain nga ni ako duman nakakaduman, pigpaparaharabunan kami, dahil ko na po aram ko anong gigibuhon ko. And then she was the one who actually informed me that actually pag squatters, they are not supposed to have any line, no? Even nga ni po ini bagong Tagalaguna na naglaag ng ano, mapupusog po ang buot, no? Nahiling kaya na mabuot kami, maluya-luya, di man sa pag ano, no, dawa po kaya ako nagyayaw-yaw or nagsisermon. Habo ko man po itong sukdulan, bagang ano pala niya, sarapakon ko, suruntokon ko, si baong ko. Diba? Hanggang taram lang po ako, tapos nahihiling ko po na ang tao, no? Na mga matatagas na sa kasalan,
imagine premeditating going to my land and forcible entry, trespassing, tapos iniriro pa si daga, makusugo na maray ang buot. Yan po ang masasabi ta guys na matagas na sa kasalan, possibly may mga possession of devil na po kamukayan. You are already possessed of the devil pagka ganyan, no? So wala na kayong kinatatakutan when in fact it's illegal, alam nyo naman. May nagbabantay naman daw kuno doon. Kasi sabi ko sana may magbantay, titingnan ko if I could reward you with land, no? Kahit po na nakawa na kami noon, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, grabe talaga guys. Pati yun po, may kuryente. No, may kuryente po yung naglagay ng another fish pond. Ay, grabe po talaga. So, ang pagkakaalam ko pong narinig ko ngayon, still to be validified, no? That, Director Pabines asked for Alan Florin to be arrested po. Kasi alam nyo guys, last year ba yun, before the lockdown, pumunta po doon si Alan, ako po ay nakikipagbati kasi sinabi ko na sa inyo guys, madali akong, ano yan, maano yung puso ko. Hindi ako, pag nag-sermon ako, hanggang sermon ako, pero I don't want to reach hatred, no? Kaya nga, huwag kayong masyadong ano sa akin. So, binati ko po. Ang lakas ng loob, guys. Yun pala, gumagawa, guys, ng kasamaan. It was already pala demanded and commanded to by the Director Pabines daw that to cut na lang the lines of the squatter. And basically, guys, lahat squatter doon. Ako nga yung bahay ko, kasi ilang taon na rin na hindi ko yun nauubian, no? In-store na nga ni Uncle Needs yung mga gamit niya doon. And I heard na sa akin na daw pala yung lahat. Pero ang dami na pong kumuha din, no? Grabe naman po, kawawa po talaga yung nangyari sa akin, no? Sabotahe, salvage ng mga gamit ko, pagnanakaw. Grabe naman po, no? I am really a victim of injustice here, no? Wala pa so far nakakahelp sa akin ng matino. Na talagang sukdulang, you know, masolve talaga ang mga bagay-bagay na ito, no? So, ang alam ko po, pinapaputol na ni Director Pabines yung mga electric lines. O sino lang po dyan ang lehitimong owner? Si Dico? Sino? Ilan lang po eh. So basically, mawawalan po ng kuryente yung Dalipay, no? Even the barangay is a squatter. So, instead po na gawin yun as commanded and as informed to me by Director Pabines na ganun po talaga nga na dapat wala talaga ang mga squatter ng line. Kasi nire-require po ang ownership para din lang sa mga credit card, no, na kailangan may proof ka of ownership ng lugar bago ka mabibigyan ng utility services. So, napaka-clear po, no? So, yun po ang inutos daw at hindi daw ginawa. Instead, may mga nagpa-kabit pa at hiningan po ng bayad, no? Binulsa ba? So, talagang iba yung takbo ng isip ng mag-asawang ito at na-save. Yun nga, connected nga kay Attorney Robredo. Ano na ba yan? Yan. Ang dami-dami ko na pong nire-report. Hinihingi ko po talaga ang mga kaukulang action about this. Kasi until reporting lang naman po baga ako, ano pa po ang pwede kong gagawin? No? So, I appeal. I am grateful and I am happy if this is the case. If this is true, no? Na meron namang ginawa po si Manay Hidalgo Pabines about it, no? Kasi it's really the call of duty. Siya naman po ang nag-explain sa akin na ganun. And maganda po sabi kong pamamaraan, no? To let the squatters knows na hindi talaga yan pwedeng basta-basta na lang kayo umaarangkada sa lupa ng may lupa. Ano? Tingnan nyo guys, I am really suffering here of poverty. Wala na akong pera. Hindi ako makalabas. No? Pagkain, whatever I could just have lang. Tapos kayo dyan, hasyenda yung meron ko.
pasarap kayo ng pasarap, no? So apparently this mag-asawang Florin, no, kapal na mukha, inagaw na yung boyfriend ko, pati po yung mga batchmates namin, may nakakaabot sa aking mga balita na bago pong nakaalis si Donna Aureus ng Naga, ay trinay niya pong i-grab-grab yung mga husbands. Diyos ko! Tingnan nyo guys, that's really evil possession, no? Kasi inumpisahan ng sa mga kaartihan sa buhay, ambisyon, no? Nag-squat na nga, kasi isa rin silang squatter. So, ang sentiment niya ni Mr. Florin ay sa mga squatters, no? So, yun po, hindi ko na po alam. Aalamin ko pa kung anong nangyari talaga, kung totoo po ito, no? Nakaabot sa aking balita, or kaya foresight ito, no, ng mga tao, kung ano mangyayari, dahil illegal po talaga ang mag-connect ng linya ng squatter at the same time nangolekta po, no, nangolekta po ng connection fee. So ayan po ang ating mga latest ganap with regards to Kasoreco connections ng mga squatter. So related pa rin po yung topic natin patungkol sa prostitution, na ito pong mga taong ito, because of prostitution guys, no, parang ang dali-dali na lang gumawa ng kung ano-ano pang krimen, no? So, I am really appealing, no, to the agency responsible for the peace and order of our country, the security and the security of persons and our properties. So, I really appeal. Hindi ko po alam kung may mga ginagawa din po yung PNP, na siguro hindi ko naman alam. They are still waiting for me to go back to the station. Na up until now, hindi ako makaalis, no? So, sana po ma-settle naman ang mga bagay-bagay na ito peacefully. And then, so, at least po, pinapakita ko po sa inyo ang isang example kung ano po yung effect ng mga prostitutions in our society. These couple are not very poor, 'di ba? Malaki konkreto po yung bahay nila sa tapas magsaysay, and kaya lang ay squatter po sila. Yung owner ng lupa is De Jesus property yan. Hindi ko alam kung sa lola nila. Basta ang alam ko po, De Jesus property, kinonfirm sa akin ni Tito Bob. Pagkatapos, pareho sila pong may trabaho. Kapretso lang, no? Ito yung mga type ng prostitution na hindi natin kakaawaan, kasi napahilig lang at sa kapretso lang. And because of the obviously guys, possession of devil yan, kasi hindi na sinaalang-alang, diba? Ako best friend ako dati, sino naman siya sa lupa ko, bakit magninigaw siya ng ganon, at sino siya para hindi gawin yung sinasabi sa batas at ng direktor nila, at sabay binulsa pa po yung kinolektang connection fee. So that's it guys for this vlog. Sana naman makita natin kayong mga nagkampi kay Donna kung anong nangyayari, because pinapakita po sa akin ni Lord God, no, na talagang nagtryan si Donna mag-ikot-ikot sa mga husbands ng mga batchmates and classmates namin from Colegio de Santa Isabel, batch high school 1988 po, no? Basta ang alam ko po yung isang classmate ko na sinabihan ko noon, no? Inopenan ko po niya na hindi po siya naniniwala sa akin. And suddenly, I have known, magkapatid pa naman itong batchmates namin. Pareho sila guys, biniktima na yung mga asawa nila, aligaga na, iba na yung nasa isip daw. Kasi nga, binigyan ng panandali ang aliw service ng kaklase namin. Used to be very silent in the class. Umiiyak po, pinapakita sa akin ni God, nahihiya po yan because of pride, to tell me straight, no, yung classmate ko na yun, that she was victimized too.
although nandun pa yung asawa niya sa bahay nila, yun po ang isang effect pa, no, ng bad effects ng prostitution. Kahit magkasama sa isang bahay, syempre, maalindog, no? Mahilig pati yan yung prostitute na, di ba yung asawa mo mataba, ako lang payat? Di ba yung mga ganyan po? Hindi naman sila magkakatuluyan, pero sinisira po ng devil, no? Through the prostitute, ang samahan na mag-asawa ng buong pamilya, no? Yan po ang masaklap na mga effects, no? Inuna natin po nakaawaan, no, yung mga prostitutes, pero ito po yung mga concrete examples ng mga true behaviors and effects po ng prostitution at mga prostitute na ayaw magbago, hindi ma-heal, no? They are considered, guys, asalot sa lipunan, no? Kasi yun na nga sinasabi ko po sa inyo, kung possess na po ng devil, kahit anong krimen pwedeng gawin yan, kahit anong illegalities, pinat na lang mambulsa, mangkurakot, pinat na lang kung ano-ano pa, even to the point of murder, etc. Imagine ang latest pong balita natin, no? Even in my vision, that in the VP office, terrorism attacks are being thought about, no? Brainstorming. Yun po ang nakakarating sa akin na balita at akin pong isinulat sa Facebook para hindi ako ma-accountable, no? Sana may makabasa po no na member ng Armed Forces of the Philippines, doon ko po nilagay, no? Kumbaga, yung pondo natin nagagamit, nawawaldas po sa mga staff and circle ni Attorney Robredo. Kung ganyan lang po yung pinagagastosan niya, naku, nakakatakot po kung maging presidente po yan, no? Ako mismo po is biktima, so alam ko na pinaglaanan nila ng pera yung pagsustok-stok sa mga taong gusto nilang e-target, no? Ay, the kings might deny, pero alam ko po na pati siya in-stock sila until abroad, kasi millions po yung ating funds, no, ng ating gobyerno. Millions po yan. So, they could afford talagang mga ganyan. Mahilig po mag-stock, mag-track down. Hindi naman para sa buong Pilipinas. Mga pansarili nilang kapretsyo, guys. No? Pansarili nilang kapretsyo. While ito si Mr. Alan Balani, patuloy pong umiikot. No? Kung sino yung willing sa kanyang mag-ako na may pera. Pag naubusan na naman ang pera yung isang biktima, lilipat na naman. Iiwanan din po na sira-sira na yung samahan na mag-asawa at ng buong pamilya. So you could imagine, guys, the elements that are surrounding and Attorney Robredo mismo. I'm sorry, Ate Leni, no? Magkakasama tayo sa school, but I am being used by the Lord God to prevent you, to put a stop na po. Ilang taon na po yung ginagawa ninyong sugo ni Lucifer, Satanas, at ni Beelzebub, at ng ibang evil spirits, no? And your link with the communist group, I do not know any longer, no? Sana po manalo naman yung Republika ng Pilipinas against po sa mga bad elements ng ating society. May pandemya na nga po, ganyan pa yung mga nangyayari. Kasi masyado na po nilang pinakialamanan yung aking lupain. So, congratulations and I commend you, Kasoreko Minalabak, if truly you were able to deliver your job that way. Kasi anyway, Director, ikaw naman talaga ang nagpaintindi sa akin. Naawa-awa po yan sa akin, pero ang alam ko, investigate ko pa yung part na pati sila ay nag-interest din sa lupa namin, etc. Pero importante ngayon po, kung tama yung balita sa akin na ganun, ay natutuwa naman po ako kahit papaano, no? Pakita natin sa society na may hustisya po si God, no? May hustisya si God. May end po ang kapretsyo ng mga napoposes ng devil. May end ang kapretsyo ng mga prostitute in the society. Because noon, narinig ko yan si Ate Daumar daw. May nagsabi po sa akin na dito sa sitting ito,
while this city is a pilgrim city of Naga, supposed to be holy pilgrim city also, that if you give yourself to prostitution daw, you will be given favor. I wanna negate that declaration and claim of you people who are even in the church. Possessed by the devil, isa rin po yan na naging partner ni Mr. Alan Balani, na nagsabay-sabay daw po yan, na nagpo-prostitute. Imagine guys, kasama ko yan noon sa Radio Caritas Marie. Bigla na lang po yan nang siniksik ang sarili niya dyan. Nakadekwat na po ng fryer, hindi pa po nakukontento. Ayan, yan ang grupo ninyo atet, no? I could not be silent about these things. Patuloy kang binibigyan favor ng mga pari, pero si Alan Balani mismo nagsabi, magkakasama kayong nagpo-prostitute at may mga masasamang balak, no? Kasi ang sinusundan ninyo si Madam, Madam po ang tawag nila kay Attorney Robredo, no? So I beg for the community in other cities na ganun po ang nangyayari sa tinatawag na Pilgrim City of Naga, no? There is an end to all of this, no? Pinuntirian niyo yung martyrs family, my properties, the properties of our clan. Yan po ang amin namang pagtugon, no? Yan ang aking pagtugon na yung katotohanan ay makalabas through my vlogs. Anyway, thank you and catch me up later, guys.